Okay, paano ba i-dismantle, no? Paano i-dismantle yung most commonly used na pistol natin? Ano ba yung most commonly used? Yung Glock, mga Glock series, no? Yun ang most commonly used na pistol natin. Okay, at saka yung ano pa? Mga 1911 or the 2011 High Kappa series. Yun yung kadalasang ginagamit. Yun yung kadalasang makikita mo na nasa market or ginagamit ng mga player. Okay? Ngayon, tuturuan ko kayo. Okay, meron tayo ritong babaklasin. Okay? Okay. Ito rin. Babaklasin natin to, guys. Okay. Anong gusto nyong unahin ko? Okay? Unahin na lang natin, guys, yung Glock series. Okay? Shout out po sa mga newbie, no? Sa mga baguhan dyan. Huwag nyo nang i-attempt na gawin or gayahin ang pagbabaklas. Okay? Huwag na, mga bossing, no? Kasi bakit? Delikado po ang nagbabaklas. Baka hindi nyo pa maibalik ng tama. Magkakaproblema pa tayo pare-pareho. Okay po? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano binabaklas ang Glock series. Okay, mga ka-airsoft, ito. Tingnan nyo to. This is the unit, no? Kung mapapansin nyo, meron dito. Ito. Okay? Yan, ha? Ang gagawin nyo dyan, so here's the unit, ha? Yan yung unit. Walang magazine dapat, mga ka-airsoft. Okay? Walang nakalagay na magazine para mabaklas nyo ng maayos. Okay? Ngayon, ayan. Yan, ayan yung unit. Ito, always remember this, ha? Ibababa nyo yan, okay? Ibababa nyo, hatakin nyo pababa. Left and right yan, ha? Left and right. Okay, baliktaray yan. Kaya kailangan, yan, ha? Kaya kailangan sabay, okay? Ibababa nyo, ayan, ha? Okay, ako ginaganong ko siya, hinahatak ko. Ibababa nyo, then, okay, iaano nyo to? Parang, ikakak nyo, parang pakasa. Okay, baba nyo muna, then ikakasa nyo, then forward. Yun. Okay, yan. Na-dismantle, di ba? Naalis siya. Guys, tignan nyo yung loob, ha? Kaya hindi ko sinasuggest na gayahin pa to ng mga newbie, ha? Tignan nyo yung loob. Yan, ha? Oh. Tignan nyo, ang liliit ng parts nyan. Okay? Ang daming parts na pwedeng masira, na pwedeng magkaroon kayo ng problema. Kaya, hindi ko sinasuggest na, ano, nabaklasin nyo pa. Unang-una, wala namang silbi kung babaklasin nyo, no? Wala namang magagawang tulong doon sa unit nyo, bagkos magiging delikado pa. Okay? Kasi pwedeng hindi nyo siya maibalik ng tama. Okay? Then, tignan nyo. Okay? Yan. Tulad nga lagi ko sinasabi, yung silicone oil lang natin is enough na, no? Para alagaan yung unit natin. Hindi nyo na kailangan baklasin, kasi the more na binabaklas nyo, the more na pwede kayong sumakit ang ulo. Okay? Ngayon, sa pagbalik, ganun pa rin. Patong nyo lang ulit sa slide kung saan nyo inalis. Ayan. Ayan, ha? Okay, patong nyo lang ulit. Okay? Dahan-dahan, slowly. Ayan. Make sure na walang nakakalang. Ipwesto nyo muna siya. Pwesto nyo muna, okay? Pag nakapwesto na, nakaganyan na. Hindi pa nakabalik yan. Tingnan nyo. Okay? Pag nakapwesto na, slide it backward. Okay? Kailangan lalabas to, ha? Then, release. Yun. Press. Okay. Ayan. Okay? Okay na yan. Okay na yan. Ayan na, ha? Naiano na natin. Okay. Short trick, ha, pa? Ibababa. Ibababa. Slide backward, then forward. Ulit. Ibababa. Slide backward, then forward. Okay. Ayan, ha? Ayan, ha? Pagbalik, make sure na nakalagay sa rail ng maayos. Ayan, ha? Okay, then, kalugin muna hanggang pumesto. Saka, okay. Ayan yung tamang pag-dismantle ng Glock series. Ngayon, punta tayo, guys, sa 1911 series. Okay, 1911 series or 2011, parehas lang yan. Mas modelo lang ang mga 2011. This is the 1911 series. Okay, yan. Okay. Guys, ito ang titignan nyo. Pansinin nyo to. Ito. Yan. Yung part na yan. Okay? Yan yung itutulak nyo, ipepress nyo.
hand tight lang yan, no? Hindi nyo kailangan ng any tools sa pagbabaklas. Pero, always remember this one, ha? Kailangan maisesentro nyo muna yung slide niya. Okay, ito. Ito. Sana makita nila. Ayan, kakasan nyo. Walang magazine yan dapat, ha? Walang magazine. Tandaan nyo, pag meron kayong gagawin sa unit nyo, make sure, lilinisan nyo, make sure lagi walang magazine. Para ano? Para safe kayo. Para safe tayo. Okay? Okay. Ito. Yan, ha? Ito. Yan, ha? Please notice this, ha? Pero tignan nyo rin to, ha? Ito, ipepress ko to. Itutulak ko to, ha? Okay? Ayan, ha? Okay. Ayan. Sana makita. Okay? Ayan, ikakasak ko, guys. Yan. Okay. Yan, yan. Dalawa yan, okay? Dalawa yan. Sana, medyo malabo. Dalawa? Oo. Ayan, ha? Okay. Yan. Yan. Dalawa yan. Isasakto nyo lang dun sa una, no? Ayan, ha? Yan, yan. Yan sa una. Okay, then tulak nyo. Ayun, no? Ayun na. Kita nyo na. Umangat na, o, di ba? Umangat na din. Ito na. Actually, medyo ma-hassle talagang baklasin to, no? Okay? Ito na. Ayan, o. Ito. Yan. Hatakin nyo na. Yan. Yan. Slide stopper to tawagin, no? Ito yung diniscuss ko din nung nakaraan na kailangan medyo i-grind or isang paper para ma-resolve nyo yung issue ng 1911 na hindi nag-open slide. Okay? Then, carefully, dahan-dahan, ibalik nyo sa normal. Okay? Then, slide nyo paharap. Okay, meron yata ang problem tong unit na to. Ito ba yung po-repair? Okay, anyway, ayun. Ito nga yun sa pag-dismantle, no? Ayun. Meron ano itong unit na to. Parang stock up siya. Iba tong pang test ko. Okay, anyway, ganun din guys, no? Tulad ng sinabi ko, slide nyo lang, then forward lang. If forward lang, kailangan aalisin nyo muna ito. Ito. Ito nasa baba. Ayan. Okay, aalisin nyo muna yan. Then, ganun din. Pagbalik din, pasok nyo lang guys ulit. Ayan, no? Pasok nyo lang ulit. Okay? Then, kakasan nyo lang. Then, press nyo lang. Okay na ulit. Okay, yan. Ito yung ina-access, ha? Yung sa Glock, ibinababa sa mga 1911, sa 2011, hindi nyo ibababa. Okay? Susundutin nyo dito sa likod. Ayan, susundutin nyo yan. Tutulak nyo lang ng daliri nyo. Then, okay na yun. Mababaklas nyo na. Okay? Yon. Sana nakatulong sa inyo tong live video na to, ha. At meron pa tayong bonus. Okay? Okay. Kasi merong nagtatanong. Big man, kailangan bang sinisilicone oil ang rifle? Okay. Actually, guys, ganito. It's a different way, it's a different thing in rifle. Okay, bakit? Ang rifle is isa sa pinakamatipid din natin, di ba? Actually, hindi na niya kailangan totally ng silicone oil, no? Pero, makakatulong ang silicone oil. Okay? Hindi ko sinasabing hindi niya kailangan, ha? Ang sabi ko, makakatulong. Ano ba ang kailangan i-silicone oil sa rifle? Hindi mo direktang i-sprayan ng silicone oil ang rifle. Okay? Huwag nyo nang pakialaman yung gearbox dahil lubricated na yon. Meron ng grease yon, no? Meron ng grasa, no? Na nakalagay doon na kaya hindi nyo na kailangan lagyan.
Ang kailangan nyo lang protektahan, ang kailangan nyo lang alagaan sa rifle is the inner barrel. Guys, I have here an example of the inner barrel. No? Ito yung nandun sa loob ng rifle. No? Dito dumadaan yung bala. Okay, ito. Dito dumadaan yung bala. Mostly, ang unit natin na mga rifle is ang nakalagay na inner barrel is like this. Copper. Copper yan. Ngayon, ang copper, mas prone siya saan? Sa corrosion. Okay? Mas prone sa corrosion ng copper. Kumbaga parang bawat ganito. Bawat metal is merong corrosion na nangyayari. Yung bakal is kalawang. Yung copper is corrosion, parang meron rin siyang katumbas na kalawang na kumakapit sa copper. Yung mga aluminum, ganun din, di ba? Mapapansin nyo yung mga aluminum, eventually, nabubutas, numinipis, parang nag-aasin. O, yun. No? Ngayon, yung sa mga unit naman natin, sa mga rifle natin, ang nakalagay is to, copper inner barrel. On some special units, sa mga upgrade, ang nakalagay is stainless na. No? Pero pag ang unit mo is mapapansin mo, madilaw ang inner barrel, copper yan. Okay? Ngayon, big man, kailangan ba ispray yan? Okay guys, hindi mo kailangan direktang ispray yan. Okay? Ang gagamitin mo is, ano? Ito, inner barrel. Then, ano to? Cleaning rod. Okay. Yan. Ganito ang itsura ng cleaning rod. Papakita ko sa inyo. Isa siyang stick na mahaba, pero yung tip niya, yung dulo niya, is like this. Para makita. Yan. Yan ang dulo niya. Okay? Yan ang dulo ng cleaning rod. Yan, yan. Okay? Ngayon, ano ba yung butas na yan, big man? Okay. Tingnan ko yung small plot. Okay. Ano ba itong butas na to? Dito mo ilalagay yung small, maliit lang rin na cloth. Halimbawa, wag naman yung mga ano ha, wag yung mga tissue paper kasi baka pag ipinasok mo to dun sa unit, sa barrel mo, maiwan dun sa loob, magkakaproblema ka pa. Use a baby wipes, no? Yung baby wipes, ako, yun ang ginagamit ko, pinapatuyo ko muna siya, then, okay, ganito ang paggamit, no? Halimbawa ito, use a cloth, no? Maggupit ka ng cloth na ganito lang kanipis, pasok mo, ha? Yan, okay, guys? Yan. Papasok mo lang dito. Okay. Then make sure intact siya. Make sure na hindi siya maaalis. Yan. Ganyan na magiging position yan, guys. Yan. Yan. Okay. Yan. Yan, ha. For example, cloth na lang to. Halimbawa lang, ha. Pero hindi to cloth. Paper tong gamit ko kasi walang cloth na ready rito sa ano. Pero ako, normally ang ginagamit ko is ano. Baby wipes, no? Yung baby wipes or any microfiber, yan na maliit, yan. Okay? Yan, ganyan na magiging itsura niyan. Ngayon, i-sprayan mo to, hindi yung barrel mo, ha? Hindi yung unit mo. Ito ang i-sprayan mo ng silicone oil. Spray tayo. Okay. Yan. I-sprayan mo yan, then, kasama yung unit mo, ha? Hindi mo aalisin ito rin sa unit mo. Nandun to sa unit mo. Papasok mo lang yan sa loob. Okay? Then, ayan. Cleaning rod, yan. Igaganyan-ganyan mo lang. Okay. Yan. Yan. Mga ano, guys. Maraming beses, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Mga 20 times. Okay. Papaliwanag ko, ha? Okay. Yan. Okay, make sure na kung ano yung ipinasok mo, yan ako, na
kung ano yung pinasok mo na size ng cloth, yun din yung mabubunot mo, okay? Kaya it's very important na gawin mo siyang nakakapit talaga, okay? Kasi baka maiwan dun sa loob, magkakaproblema ka, okay? Ngayon guys, no? Ito na. Bakit kailangan linisan yung inner barrel? Sa iba, hindi nila itinuturo to. Sa iba, basta bili ka lang. Dito sa atin, ituturo natin to. Bakit ba kailangan? No? Literal na ugali ng Pinoy na gusto niya, yung unit niya is pang matagalan. Okay? Literal na ugali ng Pinoy na yung unit niya, gusto niya is matagal niyang magagamit. Pwede nga sana, ayaw niyang masisira. Diba? Okay. Kaya mo kailangan linisan to. Kasi guys, eksakto-eksakto lang dito yung bala. No? Pag dumadaan dyan yung bala, subukan nyo ha, lalagyan ko siya ng bala, then kakalugin natin ng up and down, hindi left and right ha, up and down, tignan nyo, wala kayo maririnig na kalug. Okay, pasok natin ha, and ito, guys, ayan, bibis, okay, pasok ko. Yan, ikakalog ko. Oh, wala kayong maririnig. Pero pag kinalog ko, left and right, meron, nakakapa. Pero pag up and down, wala. Okay, itong paliwanag dyan. Okay. Kasi guys, ganito, no? Kinalog ko to, up and down, eksaktong-eksakto lang. Ngayon, yung pagdaan ng bala dyan, flawless yun. Walang sabit yun. Very smooth yan. No? Ngayon, kung yan, nagkakaroon ng corrosion, saan ba nakukuha muna yung corrosion? Yung corrosion is kumakapit talaga yan sa mga metal kahit ayaw nating pakapitin. Okay? Yan ang nagdadala ng corrosion, ng pagkasira, ng kalawang na yan is ano? Yung air. No? Yung hangin. Kahit ayaw mo, ito. Yung bakal. Okay, halimbawa tubo, 'di ba? Let's say isinandal mo lang sa isang pader, 'di ba? Eventually yang kung makinis 'yan, eventually yan anong mangyayari? Gagaspang. Gumagaspang 'yan. Then eventually ano, nagkakaroon na ng build up ng rust, ng kalawang. Ganun din 'to, no? To copper 'to. Sa una, napakakinis nito. Pero eventually, ayan, papakita ko rin sa inyo. Okay, copper yan ha. Yan, copper. Pero guys, tignan na to. Itong marka na to, parang may dumi na, di ba? Yan. Sana kita nyo ha. Yan. Kita nyo yung black portion na to. Yan, dumi na yan actually ha. Yan no, dumi na yan. Ayan, ayaw na niyang maalis. Parang yan ha, nag-start na yung build up ng corrosion. Pag may corrosion na doon sa loob niya, ayan na, that's the time na medyo hihina na yung unit nyo. Kasi bakit? Hindi na flawless yung bala. Ang nangyayari, medyo sumasabit na ron. Medyo nare-reduce tuloy. Okay? Yun. Nare-reduce yung bala, imbis na swabing-swabe. Flawless. Ganon. Hindi. Ang nangyayari, oops, ganon. Merong parang pumipigil sa kanya. Medyo pigil na. Ayan, no? Pasok ko to. Ayan, okay? Ganyo? Yan, ganon. Ang sabi ko nga sa inyo, eksaktong-eksakto lang yan. Kaya, pagbuga ng hangin, eksakto-eksakto, lahat yung hangin, walang singaw, itatapon niya ngayon yung bala. Okay, isa pa. Ngayon, kita pa rin ko ulit sa inyo, ha? Diba? Ayan yung bala. Ayan, pasok natin ha. Okay? Oh. Kita nyo? Kasi nga, eksaktong-eksakto lang yung bala rito. Just imagine, no? Yung bala, yung bibis, then ang tubo mo is maluwang, pag pumersa kang ganun, lalampas lang yung hangin. Hindi niya kayang itaboy yung bibis. Pero dahil nga eksakto lang, no, yung diameter nitong
inner barrel natin at saka yung bibis. Kaya eksakto yon. Kaya lahat ng hangin, yung pwersa, itutulak niya ngayon palabas yung bibis. Okay guys, no? Ganito. Kaya kung ito magkakaroon ng corrosion sa loob, yun na yung time na hihina yung unit mo. Okay? Kaya hindi mo siya i-sprayan directly ng silicone oil, bagkos ano, gagamit ka ng cleaning rod at saka cleaning cloth para ipasok. Pasmado. Okay, para ipasok, then linisin. Yan. Okay. Ayan. Sa pamamagitan niyan, mapapanatili yung makinis at saka flawless yung loob ng inner barrel nyo. Yung inner barrel is nasa loob to ng rifle nyo. Okay? Yun. Okay guys. Sana nakatulong ako sa inyo ha. Sana naintindihan nyo rin yung mga sinabi ko. At kung may mga katanungan kayo, feel free to ask. Okay? Huwag kayong mangingime or mahihiyang magtanong. Okay? Shane? Paano nga muna yung mga shoutout? Baka meron pa tayong pwedeng sagutin na bonus para sa kanila. From the start. May nagtatanong, ano daw solusyon pag ang T-Rex is tumatasik yung barrel pag pumuputok? Okay. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Nabasag po yung outer barrel nyo, no? Pakilinaw lang kung inner barrel ba yung nalalaglag or tumatalsik, kung inner barrel yung kulay tanso ba, or yung outer barrel yung kulay silver. Okay, next question. Ano daw nangyari dun sa T-Rex, ba't hindi daw na-open pa? I think, meron tong problema. Honestly, hindi ko rin alam. Okay? Dito na lang tayo. Simula mo sa start. Tapos kung sinong nagtanong, ha? Ano daw ang pinakamataas na FPS sa pistol? Sa pistol po, normally, ang pistol natin is 330 FPS. Wala pa ako na-encounter na below 300. Kadalasan 330. At ang pinakamataas is na naabot is 440 FPS. Pistol yan. Mga high-end pistol like KP-06 and the Desert Eagle RoboCop 3. Saan daw ginagamit ang metal na bibis? Saan ginagamit? Sa airgun. Nagtatanong si Sir Brandon, sabi niya, pwede daw ba lagyan ng suppressor yung assault rifle na kinuha sa atin? Yes, pwede po. Okay, yun lang. Okay. Wait lang. Okay. Dito sa isa. Okay, sige. Yung kanina, sir, may groove din ba yung inner barrel gaya ng mga totoong baril? Ah, ganito. Okay, maganda yung tanong na yan, no? Merong, optional yan, guys, no? Merong, sa pagkakaalam ko, merong, kung tawagin yan, raya. Rayo ba o raya, no? Yung groove, parang ganun yan, no? Okay, merong mga unit na gumagamit na nun. Pero, syempre, yung iba, standard na walang ganon. Pero, meron ha. Meron ako narinig nun na ang ginagamit nila is may mga raya, kung tawagin. May groove sa loob. Para yung bala, habang lumalabas, bumibuelo siya. No? Parang, hanggang sa makawala siya. Okay? May nagtatanong, meron daw ba tayong inlet bulb ng Glock? Mag-PM kayo. Yung mga ganyan tanong, pini-PM na lang yan. Hindi sinasabi sa live yan.
Okay? Okay, wala nang tanong. Okay, wala na. Guys, sana nakatulong sa inyo itong live video na to, no? Sana kapulutan nyo ng aral. Don't worry, maglalabas pa tayo ng maraming live video na ganito para ma-guide kayo. Okay po? Maraming maraming salamat at magandang gabi. Ang inyong lingkod, Bigman.